I am having guyabano. And what about you? Malunggay. Wow, dami. Tingnan mo, ang ganda. Sa mga tubig na hindi ganun kaalat. San ka na, cha? Hey guys, welcome back to my channel. This is BB and today I'm going to be sharing with you the expenses and experience I had during my recent birthday trip to Bohol then crossing to Cebu after. If you're planning to travel to Bohol and you will arrive there early in the morning, I recommend you to take this half day tour so you can make the most of your Bohol trip. And so this will going to be the part one of my Bohol and then crossing to Cebu. So I will be sharing a lot of good travel trips while exploring the best and amazing places in Bohol and Cebu. Please subscribe if you haven't done that yet and make sure to press that bell button to be notified in my upcoming videos because I have so much videos coming in store for you. And now let's get started. I am on my way now to the airport. So yung pinaka first tip ko sa inyo guys para makatipid is to take the train, is to take the MRT. So if you will just travel like me for 6 days and 5 nights, so I'm just taking the train because hindi na ako bumili ng extra kilograms sa airport. So I will just gonna be having the 7 kilograms na free dun sa flight ko. Drop off at the Ayala MRT station because yun yung sa tingin kong pinaka malapit at pinaka accessible to get a taxi to the airport. So I got on time to the airport by paying less from taking the train and the taxi near the airport. Another tip is to do the online check-in and just print your boarding pass once you arrive at the airport. So it's very important if you're running late. So safely landed here in Bohol and now I'm taking this bus from the airport and we're gonna be meeting my friend in a few. So hey guys, andito na ako sa Bohol. I am with my friend Ruth. Ayan, kasama ko yan guys sa ano, dati sa Watson's during SM days, no? SM Watson's days. Oo. Nakituloy ako sa bahay ng aking donyang friend. Donyang. Madam, madaming utang. So ayan guys, yan yung aming sasakyan papuntang Bee Farm tsaka hinagdanan. Hinagdanan cave. Ayan. Sige po, ang ganda ng tricycle ni Kuya. Dito na kami sa Bee Farm. Ayan. May coffee shop. May restaurant kung mga ano ganit mo, ma'am. Sa office lang. You can take picture. May entrance fee, ma'am. Ay, sige. Salamat. Laday, kanindot day, oh. Kanindot, oh. Ayan yung ano, Bohol shop nila. Isa mo ni madam. Yung morning store. Something. Bilihan ng mga shop nila. Yan. Malunggay spread. So, healthy to kasi malunggay. Ang kulit. Meron din silang may tinapay. Oh, day, oh, try mo. Sa akin na pangalit. Salamat, day. Patay ko itong day. Malunggay spread mo. Sarap. Sarap po na siya, honey. Ay, meron, day. Kasi matamis tamis siya, may honey. Day 14. Day, masarap siya, day. Kumain mo dito sa Bohol ay bumalik mo at kumain dito sa Bee Farm. Ate, pala gusto mong magkita dito din. Maganda pala talaga dito. Ang maraming ilang. Ang galog, boy. Ang galog ka din. Totoo, pumunta na kami dito para sa game. Yan, may mango spread sila, merong pesto spread, meron silang choco spread. Ingredients from organic farm. So yung 500 grams, yun yung tag 340. Yung small, 230 grams. Ay, makatipid na dahi. Masa kasi dapat ito. Na magtunga ta. Okay. Shopping si madam, oh.
Ayan. Siya man may mga tinapay sila dito. Mga lumbe bread, pork. Yan, malunggay bread, tsaka squash bread. Ngayon ko lang makakain dito. Buti na, hindi pa tayo ng lunch. Hindi pa tayo ng lunch na. Nalibre tayo ng ano. Maliliit na size yung spread. Kaso 80 pesos. 80. Kaya nga, doon na tayo sa malaki. Ganun, oh. Kaso souvenir. Ayan. Ilang ml lang to, itong 80 pesos. Hindi ito. Sino ka na sa malaki? Isang kainan. No. Day. Pure honey day, oh. Pure honey. Kasi lang guyabano tea. Malunggay tea. So buy 4, take 1. Lemongrass, tanglad, pan. Gusto kong i-try yung ito, itong ginger tea. Ginger. Oh, gusto kong i-try. Lahat daw. Lahat? Sige. Okay lang. Mga mamaya, si R punta na. Hindi naman, ma'am, kasi ano ko eh. Mga organic na. Sige, try ko din. Okay. Taksa na ng mantika, diba? Ay, oo. Oh, no, pagka bumili ka sa tindahan. Oo, cheers. Oo, pinahin mo ha. Leia. Leia, yung native hot choco niya. So, ano siya? Pure? Yeah. Madam. Nintrinay ko naman yung kanilang corn coffee. Patay ka niya. Napay naman na to. Punta ako dun sa may wine section. Maroon ka nag-inom, nag-inom. Maroon ka nahubog na dahil. Ayan guys, oh, mga organic vegetarian chips dito sa ano. So, 60 yung ganitong size, no? Small. Ayan, oh, ito malalaki, oh. Sasarap so far. Dito naman kami ngayon sa mga home, ano nila, no? Kitchen spray na mga organic. Ayan, ayan taray, may mga sabon din sila. Mga bars, oh, magkano naman? Body wash, shampoo. Ah, set na, 280. Ayan, may mga dried mangoes din sila. Ito naman, 140. Ayan, may mga peanut cookies. Ano naman to? Dried pineapple dye, oh. So, nandito naman tayo ngayon sa mga souvenirs area nila. Oh my gosh, namimiss ko to. Doy, ganito yung ano namin sa probinsya dahil nung Baylo. Bata pa ang kong. May sandok man ta. Sa Mambada, dati tayo mga elementary tayo. Ayaw nating magbag ng ganito. Pero tingnan mo naman, oh, magkano yung mga prices na to. Magkano yan? Ano, 680. Ay, mas mura to, oh. 250 dahil. Panig din sila. Sa probinsya, ito yung ginagamit namin sa daluhan. Oo. Oh, oh. Ilan mo, 90 pesos. Diba? Madama ba? Ang ganda. 1.7. Eh, pasyon mo nga. 1.7. Saan ganda nga? Jinky Pacquiao. 1.7. Made of lapnis. 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 Ito pa, oh, ang ganda. So, hindi talaga to. Ang kaiba nila is yung design. Kasi ito matrabaho to eh. Oo. Pero mas malaki kasi to. Pero same malaki. Price lang sila. Ayan, may mga bags dito. Ang cute. Ayan, may mga tarsier. Ang ganda ng mga pang-display sa bahay. Oh, ayan. Oh, ang ganda ng mga coats. So, ayan guys.
guys, nandito pa rin kami sa Bohol before. And look at this view. Ang ganda, no? Salam! Instagrammable yung salam. Salam! So, ito yung cup, ano nila, coffee shop nila, bar nila. Ayan, pwedeng mag-order dyan. So, ayan, merong tour every 30 minutes. Tapos, yung entrance is, yung bayad is 30 pesos. Dalawa po sa tour. 60 po. Thank you. So, meron din sila ditong ice cream. This is the buzz. Hindi boy abundahan na the buzz. Kundi, the buzz cafe. So, before the garden tour, we are going to taste the ice cream here. May free taste kayo? Meron naman. Yung boy abundahan malunggay. Okay. Gusto kayo try yung malunggay? Sarap ano? Mas gusto ko yung guyabano. Two flavors lang ang pwede mong i-try. I am having guyabano. And what about you? Malunggay! Malunggay. Mahilig ka sa malunggay ah. Pero asa dyan, meron silang durian. Calamansi. Maraming flavor. Avocado, caramel, may mangga. Chocolate. Yung common na mga flavors. Merong buko. Ay, may kakaiba dun. May charcoal. Miss, ano yung isa dito? Yung parang... Seaweed. Seaweed. Tuba or fermented coconut wine or bahalina that is 10% alcoholic water. From afar, it looks like rocks, but it's not. It's a coconut shell, made of coconut shell. So, ilan pang coconut shell ang babasagin ko? Fuck that wall! Female bees. Yeah, female. Is the 95% or so sila yung nag-work. Yes, they are the workers and they sting us. Male bees, they do nothing. They do nothing. That's why they are good only for mating. And that's why if queen bee will go away or if queen bee decides that we're gonna leave the box, then all the bees will join her. And yes. Whether it's queen bee but no king bee. No king bee. Yeah. Only the 5%. So yeah, what are the instances that bee stings and sometimes not? Anong nagti-trigger? If they get hurt. So okay, pag na-provoke. Yeah, provoke. But I got stung here in just 30 minutes. I got stung. That's good for your health. Why? Because your immune system will reset. And your immune system reset will go boost po. Lalax yan. Go much stronger. Hagat na. Magpakagat ka na. Let's say you have a fever. Yeah. And if you get stung by a bee, then your fever will not come back. But if you have stung by African nice killer bee, and the next thing will die. It depends sa klase ng bees. It depends sa klase. Because African killer bees, they're aggressive. Even the venom. Yes. Hindi silang ano, cottage for rent. No. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa Hinagdanan Cave. 3:30 PM, kararating lang namin dito. So we are going inside. So sa labas ng Hinagdanan Cave. Ayan, ito yung makakita. May mga pang merienda shakes. And then mga souvenirs. Tatapos lang namin magbayad ng aming entrance. So, kung punta ka lang sa cave, hindi ka magsiswimming, 50 pesos. 50 pesos. Pero kung magsiswimming ka, 1 kasama na yun sa entrance. Okay, or $2.5 yung entrance. If you're going to swim inside the Hinagdanan Cave, diretso na kami lalangoy kasi 30 minutes na lang yung pwede kami maglangoy. Kasi hanggang 4 PM lang pwedeng dumagoy. Yes?
Magsiswimming pa po. Apo. Okay, sign in lang kahit isang pangalan lang. Sige. Kaya bakit hanggang 4 PM lang pwedeng dumangoy? Kasi? Kasi yung kuweba, ma'am, medyo madilim na po. Then yung lifeguard, yun yung time para... Na, time anang out niya? Yes. Ah, okay. Thank lang you. Dito. Thank you. Enjoy swimming sa baba. Tapos ito yung entrance. Yan. Oo. Natakot. Natakot si Ruth. Yan, pasok ka dito. Yan, yung ano na yan. OMG. May tao ba dyan? Meron. Dilim na dito sa loob. Ay. Okay ka lang dyan, madam? OMG, ang daming tao. Wow, dami. Tingnan mo, ang ganda. Ang ganda. Sarap day. Sarap yung tubig. Sarap. Ito na. Wow. Cha. Sarap yung tubig day. Hindi ganun kaalat, no? Magkahalo yan. Tubig alat, tsaka yung ano, no? Magkahalo siya. Wow. Kumusta ang experience? Ah, grabe yung basa ano namin. Basa pa, basang-basa pa. Enjoy kami, guys. Palutang-lutang dun sa nag-enjoy kami. Shake na mama with anti-aging ang gluta kayang antioxidant, antibiotic, and antiviral. Nag-enjoy ka naman sa 125 mo na ano? Sulit. Sulit na sulit, no? Ang linaw ng tubig. Grabe, linis, no? So, yun, guys. Pabalik na kami, guys. Alona, yan. Nagutom ka ba, Day? Ha? Nagutom? Ikaw nagutom ka?